Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Litong-lito pa rin si Diana maghiwalay sila ni MD. Sabay silang umalis ng gusali ng MD Production. Isinakay pa siya ni MD sa kotse nito na minamaneho ni Dennis. May ibang lakad ang dalawa kaya nag-drop na lang siya sa pinakamalapit na jeepney shop. Oh, ang bilin ko ha? Paalala pa ni MD pag-ibis niya. Salamat. Salamat sa lahat-lahat. Nakangiting sagot niya. Hindi rin naman niya sinunod ang bili ni MD. Hindi siya dumaan ng department store. Hindi siya bumili ng sexy na panloob. Magagawa ba niya iyon? Isipin lang namimilipat na siya sa hiya. Kung noon nga, hindi niya napanghasang gawin ang sinasabi ni MD. Ngayon pa kayang alam niyang inasa kanya si Kayo. Paano kung ipahiya siya ng kanyang asawa? Naku, baka matunaw siya sa kanyang kinatatayuan. Dahil maaga pa naman, dumaan siya sa Chowking para kumain ng isang tasang mami. Hindi naman talaga siya gutom. Nagpapalipas lang siya ng oras. Nag-aalangan pa kasi siyang umuwi. Hindi pa siya sigurado sa kanyang gagawin. Nang maubusan niya ang kanyang kinakain, nagpabalot pa siya ng siopaw na iuuwi. Iyon ang balak niyang gawing hapunan. Pabuntong hiningang iniwan niya ang kinainan. Nagpa siya na siyang umuwi. Bahala na. Alas 5 na rin na makarating siya sa bahay. Medyo kampante pa siya dahil alam naman niyang alas 7 ang pinakamaagang uwi ni Kayo. May panahon pa siya para magdili-dili. Nahiga si Dayan kahit alam niyang hindi siya makatulog. Pipikit pa rin siya para makapagpahinga kahit papaano. Binalikan niya sa isip ang sinabi ni MD. May punto ang bakla. Kung desidido siyang sagipin ang relasyon nila mag-asawa, na hindi binibitawan ang umuusbong pa lamang niyang karera, nasa sa kanya na ang responsibilidad na ipaunawa ang lahat kay Kayo. Paano nga naman maiintindihan ni Kayo ang panig niya kung makikipagtikisan siya at magmamatigas din? Mas madali kasi magmatigas, mas mahirap magpakumbaba. Hindi nga niya alam kung paano niya sisimulang kausapin si Kayo. Lalo pa pagkatapos ng inasal niya kagabi. Napabuntong hininga na naman si Dayan. Hindi na yata maubos ang kanyang mga buntong hininga. Bahala na. Lumipas ang isang oras. Alas 6 na nang tumingin siya muli sa kanyang relo. Nako, malapit nang dumating si Kayo. Bumangon siya at nag-shower. Nagsuot ng pambahay na duster. Pagbalik sa kwarto, kinain na niya ang dala niyang siopaw. Mabuti nang matapos na iyon para sakali mang dumating si Kayo ay wala na siyang ibang intindihin pa. Pagkakain, nagsipilyo siya sa banyo at naubusan na siya ng gagawin. Palakad-lakad siya sa kwarto. Uupo sa kama, tatayo, titigil sa tabi ng pinto, lalayo. Abot-abot ang kanyang kaba. Mas grabe pa kaysa noong unang gabi nila bilang mag-asawa. Noon kasi, wala naman siyang pinangangambahang masama. Antisipasyon lang ang ugat ng kanyang kaba. Pero ngayon ay iba. Nakasalang ang kanilang relasyon. Natatakot siyang mawala sa kanya si Kayo. Gagawin niya ang lahat. Huwag lang masira ang kanilang pag-iibigan. Saan kaya siya pupwesto para pagdating ni Kayo? At ano ang unang sasabihin niya sa kanyang asawa? Magsasorry ba siya? Bakit? Wala naman siyang ginawang kasalanan. Subukin kaya niya magbigay ng ultimatum. Kayo, mag-usap nga tayo. Nako, baka lalo lang siya magalit. Magmamakaawa ba siya? Kayo, please. Kausapin mo naman ako. Siguro naman,
kung malambing ang pagkakasabi niya ng ganoon, ay hindi siya matitiis ng kanyang asawa. Oo nga, dadaanin niya sa lambing. Ipapakita niya na nasaktan siya at nalilito sa ikinikilos ni Kayo. Hindi naman ganito ang Kayo na kilala ko. Bakit parang bigla ka nagbago? Pag-usapan natin kung ano man ang problema. Huwag tayong mag-away. Hindi ko kaya kung lagi kang ganyan kalayo sa akin. Sasabihin na niya ang totoo niyang nadarama. Hindi na siya magmamatigas pa. Pero ipapaliwanag din naman niya ang panik niya kay Kayo. Tulad ng ipinaliwanag niya kanina kay MD. Siguro naman, uunawain siya ng kanyang asawa. Pero paano kung hindi? Paano kung pipilitin siya na Kayo? Si Kayo o ang kanyang trabaho? Nag-alsa agad ang damdamin ni Dian. That's unfair. Gusto na niya magtatalak. Pero natigilan din naman agad siya. Mali. Hindi siya dapat padala sa galit. Hindi siya dapat mapikon. Kung sasalubungin niya ang pagkapikon ni Kayo, lalong wala silang mararating. Hahayaan niya magsalita si Kayo. Sasabihin na nito ang lahat ng gusto nitong sabihin, kahit gaano kasakit pakikinggan niya, at pipilitin niya maging objetibo at kalmado sa pagbatikos sa mga katwiran nito. Siguro naman, kayang panaiga ng luhikal na paliwanag ang mga emosyon. Iyon ang akala ni Dayan. Hindi niya alam ni hindi mabibigyan ng pagkakataon ang kanyang mga argumento. Napagod na siya sa kakahintay. Walang Kayo na dumating. Naubos na ang kanyang pasensya. Nagalit na si Dayan. Wala pa rin si Kayo. Alas 9 ng gabi, hindi nagalit kundi pangamba para kay Kayo ang nangibabaw sa kanyang damdamin. Nasaan si Kayo? Baka kung napaano na ito, baka may masamang nangyari na. Maya-maya umiiyak na si Dayan. Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung may mangyari kay Kayo dahil lang sa kanilang hindi pagkakaunawaan. Napasubsob siya sa kama. Pagod na ang kanyang isip at damdamin. Naubos na ang lakas na inipon niya hanggang sa nakatulog na lang ang pobre. Mag-aalauna na madaling araw nang dumating si Kayo. Lasing na lasing ito. Hindi naman siya sanay uminom. Lalong hindi sanay na malasing. Inihatid na lang nga siya ng kanyang mga kasama sa trabaho hanggang sa pinto ng kanilang apartment. Si Kayo ang nagyaya sa mga kasamahan na mag-inuman pagkatapos ng trabaho. Pinagbigyan naman siya ng mga kaibigan dahil halatang-halatang problemado siya mula pa nang pumasok na maagang maaga. Susuray-suray si Kayo nang tawirin ang maliit na salas patungo sa kwarto nila mag-asawa. Pagbukas niya ng pintuan ng silid, nakita niya si Dayan na tulog na tulog. Mula sa pagkakadapa ay tumagilid na ito, nakaharap sa dingding. Hindi sinasadyang nalilis ang suot nitong duster at nalantad ang makikinis ng mga hita at balakang nito. Habang pinagmamasdan ang asawa, muling nanikip ang dibdib ni Kayo. Napakaganda ni Dayan at mahal na mahal niya ito. Kaisa-isa ito sa buhay niya. Bakit kailangang ito pa ang akitin ni Manolo Dionisio? Kung sa bagay, gaano man niya kamahal si Dayan ay hindi niya kayang ibigay dito ang mga maibibigay ni MD. Iyon ang pinakamasakit para sa kanya. Dahil na rin sa pag-ibig niya sa kanyang asawa, aminado si Kayo na mas magiging maligaya ito sa piling ni MD. Iniisip niya, she deserves a better life. Iyon palagi niyang matutupad ang kanyang mga pangarap. Iyong may pagkakataon siyang pumailang lang sa tagumpay na walang pasaning pabigat na problema. Para mangyari iyon, kailangang pakawalan na niya si Dayan. Hindi man niya kayang ibigay ang mga maibibigay ni MD. Itong pagpapakasakit na ito na lamang ang maiaalay niya sa kanyang pinakamamahal na asawa. Para na rin niyang ibinigay ang kanyang sariling buhay. Dahil kung wala si Dayan, ay mistula na rin siyang patay. Hindi lang patay.
masahol pa roon. Dahil ang patay ay wala ng pakiramdam. Ang patay ay payapa na. Pero siya ay patuloy na magdurusa. Patuloy na masasaktan. Mabuti pa nga sigurong mamatay na lang siya. Kaya nga siya naglasing. Ipilit niyang pinapamanhid ang kanyang damdamin. Pero wala rin. Nararamdaman pa rin niya ang hapdi. Hindi pa rin nagigising si Dayan. Talagang nagapi ito ng pagod at antok. Napakalalim ng kanyang tulog. Sinakmal ng pananabik ang puso ni Kayo habang nakatitig siya sa kabuuan ng kanyang asawa. Gusto niyang yakapin na mahigpit si Dayan hagka ng buong init. Gusto niyang ipadama rito ang lalim at lawak ng kanyang pag-ibig. Gusto niyang ipaunawa kay Dayan ang kanyang mga nadarama. Hindi man niya kayang isatinig. Pilit pa rin niyang pinapaabot. Naghubad siya ng sapatos, ng medyas, naghubad ng damit at ng panloob. Nangangatal ang kanyang buong katawan nang maupo siya sa gilid ng kama. Nanginginig ang kamay na hinaplos niya sa buhok si Dayan. At dala na rin siguro ng kalasingan. Nawala na si Kayo ng kontrol sa sarili. Pamilyar ang mga sensasyong nadarama ni Dayan. Pamilyar pero may kaibahan. Dantay ng mga kamay ni Kayo ang kanyang nadarama. Pero hindi nakasanayan niyang panayad na haplos nito. Sa halip may karahasan at mapangangkin ang paggala ng mga kamay nito sa kanyang buong katawan. Tuluyan na siya nagising mula sa pagkakahimbing. At ang una nakita ni Dayan ay ang mukha ni Kayo na nakatunghay sa kanya. Mapula ang mga mata nitong namumungay pero mainit na nakatitig sa kanya. Nakakunot ang noo, nakatiimbagang, amoy alak ang hininga. Namilog ang mga mata ni Dayan sa pagkabigla. Kayo, sambit niya sa pangalan ng kanyang asawa. Napagkamala ni Kayo, natakot ang reaksyong gumuhit sa kanyang mukha. At napakasakit ng dating niyon sa lalaki. Iniisip ni Kayo, ganito na ba ngayon ang damdamin mo para sa akin? Takot? Na para akong ibang tao? Ganito na ba tayo ngayon, Dayan? Lalong nagdilim ang isip ni Kayo. Asawa mo ako, sabi ni Kayo. Pagkasabi niyon, ay ganap na nitong pinipilan ang katawan ng babae. Hindi man nagtangkang tumanggi si Dayan, ay marahas pa rin ang paghablot ni Kayo sa kanyang mga suot. Hindi ito tumigil hanggang sa ganap ding siyang mahubdan. Hindi maintindihan ni Dayan ang nagaganap. Hindi siya sanay sa ganito. Pinarurusahan ba siya ni Kayo? Pero bakit sa ganitong paraan? Gusto ba ni Kayo na magalit siya? Na manlaban siya para maigupo siya nito at mapatunayan nito ang pagkalalaki nito? Nang lumipas ang sansaglit na pagkabigla, nagalit na nga si Dayan. Pero gusto man niya manlaban, ay pinigil niya ang kanyang sarili. Kung iyon ang gustong mangyari ni Kayo, bueno, hindi siya papatol. Hindi siya papayag na magtagumpay ito sa binabalak na pagupo sa kanya. Hindi siya nanlaban. Hahayaan niya itong manibasib na parang asong ulol. Mananatili siyang sinlamit ng bangkay. Tingnan natin kung sino ang mapapahiya. Hindi alam ni Dayan kung nanlalaban lang sana siya ay matatauhan naman agad si Kayo dahil wala naman sa katauhan ni Kayo ang mamwersa ng isang babae, lalo pa sa babaeng pinakamamahal kahit paasawa na nito. Ang karahasang nakikita niya kay Kayo ay hindi pagpaparusa sa kanya na tulad ng kanyang inaakala. Ang karahasang iyon ay bunga ng pagkadesperado ni Kayo na muling madama ang alab ng kanilang pag-iibigan, ng kanilang pagiging tunay na mag-asawa. Kahit sa huling pagkakataon man lang, at habang nagpaparaya si Dayan, kunwa-kunwaring reaksyon ay lalo namang nagiinit si Kayo. Lalo itong nagiging desperadong makadama ng katugon sa damdamin. Hanggang sa bumigay din si Dayan, hindi nagtagal ang kanyang kunwa-kunwari ang pagkamanhid. Pati na ang kanyang galit. Kahit kailan,
Hindi niya kayang maging manhid sa mga halik ni Kayo sa init ng pakikipagtalik nito. Kahit pigilan niya ang pag-aalma ang kanyang damdamin, naghuhulagpos, nagiinit ang kanyang dugo. Bumibilis ang daloy nito sa kanyang buong katawan, kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang pulso. Ang mga kamay niya ay hindi maaaring manatiling walang kakilos-kilos sa kanyang tabi. Nagsimulang manguyapit ang mga ito sa sapi ng kama, hanggang sa kusang tumaas para manguyapit sa balikat ni Kayo. Ang mga binti niya ay hindi nagtagal na nakalupaypay. Nagsimulang kumilos ang mga ito, hanggang sa kusang lumingkis sa mga binti ni Kayo. Pati ang kanyang mga labi ay hindi na natiling nakatikom. Kusa itong bumuka nang humalagpos sa kanyang hindi sinasadyang daing. Lalo lang pinatingkad ang pagpipigil ni Dayan ang ganap na paglaya ng kanyang damdamin. Nang isuko niya ang kanyang sarili kay Kayo, isinuko na niya ang lahat, pati ang kanyang pride, para na rin niyang inamin na walang makakapigil sa pag-ibig niya sa kanyang asawa. Hindi halos makapaniwala si Kayo kay tamis ng pagtugon ni Dayan, pero kay pait din dahil inaakala nitong iyon na ang huli, iyon na ang kanilang paalam. Iniisip ni Kayo, salamat na lang at kahit papaano nag-iwan ng isang napakagandang alaala si Dayan at inangkin nito ang huling alay na iyon ng buong puso. Kahit pa ang kawangis ay punyal na itinuturok sa kanyang dibdib. Magkahalong ligaya at sakit ang nagtulak kay Kayo mula sa bingit ng kaganapan. Isang ungol ng pagpaparaya ang binitawan nito bago kusang nagpatihulog sa dilim ng kawalang malay. Iyon ang naging pagtakas ng lalaki sa napakasakit na katotohanan.